Sa mga deboto ng Itim na Nazareno, asahan na pong ilang pagbabagong ipatutupad para sa translasyon ngayong taon. Bukod sa bagong ruta, babarikada na rin po ang paligid ng andas ng poon sa gitna ng prosesyon. At kaugnay niya ng Maxon Live si Justin Puntala. Justin, linawin lang natin. Anong ibig sabihin nito? Hindi na pwedeng sumampa sa andas yung mga deboto? Luchi at Bok, bagaman babarikadahan ng mga pulis ang paligid ng andas ng poong Itim na Nazareno, ay pwede pa rin naman itong sampahan at lapitan ng mga deboto. Pero target nila na gawin itong mas organisado. Nakaugalian na ng mga deboto ng Itim na Nazareno na salubungin at sampahan ng andas mula sa iba't ibang direksyon. Pero ngayong taon, plano ng baguhin ito. Maglalagay na kasi ng phalanx o mass formation ng 2,000 pulis sa harap at 2 magkabilang gilid ng andas. Pero wala raw dapat ikabahala ang mga deboto dahil mananatiling bukas ang likurang bahagi ng andas para sa mga gustong sumampa. Sa likod po niyan, as agreed, pwede po sila sumampa, ganun. Pero bahala na po yung mga ihos doon. Sa kanila na po yung idea doon. Kami lang is to protect na walang nasa site, diba? At walang aagaw sa lubid. Kasi yun po nagpapatagal. Suportado naman ng ihos ni Nazareno ang plano ng mga pulis. Isa rin yung pag-iingat sa kanilang kalusugan, sa kanilang ano, kasi iniiwas na natin sila sa, pinupunta na natin sila sa dimension ng magandang pasanan. Para kaming mga ihos ang maging halimbawa nila sa paggawa ng mga pasanan at pagprosesyon ng mga ng Poong Hesus Nazareno. Bago rin ang rutang daraanan ng andas, imbes na sa Jones Bridge, sa tulay ng Ayala daraan ng andas. Mula Quirino Grandstand, babagtasin ng andas ang Katigbak Drive, Burgos Street, counterflow sa Finance Road patungong Ayala Boulevard, tatawid ng Ayala Bridge, diretsyo sa Carlos Palanca papuntang Quezon Boulevard bago dumiretsyo sa lumang ruta sa loob ng Quiapo area. Para makaiwas sa posibilidad na akyatin ng mga deboto ang Ayala Bridge, nilagyan ng DPWH ng barbed wire ang mga poste at metal trusses ng tulay. Ipinag-utos naman ni Manila Mayor Isko Moreno na alisin ang anumang uri ng road obstruction sa ruta. Kahit sasakyan ng media na ipaparada sa no parking zones ay itoto. May panawagan din ang alkalde sa mga politiko. I'm calling all politicians to refrain from greetings. All your greetings will be considered obstruction. We will tear it down. Wala mag-eepal. Sayang lang yung pera ninyo sa tarpaulin. Uubusin lang namin yan. Kasabay nito, idineklarang walang pasok ang mga estudyante at mga empleyado ng gobyerno sa Maynila sa January 9. Luchi at Bok, paalala ng mga otoridad sa dadalo sa traslasyon, bawal magdala ng mga backpack. Bawal din ang anumang matutulis na bagay at anumang armas. Nagpaalala rin ng mga otoridad na bawal ang drone at cellphone dahil wala rin namang signal sa mga panahon na tumatakbo ang traslasyon. At ayon sa mga pulis, iwas na rin ito sa pagnanakaw. At paalala pa ng mga otoridad, huwag nang sumampa ng andas ang mga may sakit sa puso, matatanda, may irog pang ibang kapansanan o sakit na nakakahawa, mga buntis, at lalo na ang mga lasing dahil tiyak na sila ay aarestuhin. Luchi at Bok? Maraming salamat, Justin Punsalang. Sinimulan na rin ihanda ang ruta ng traslasyon sa Huwebes. Haharangan ng mga otoridad ang mga kalsadang posibleng gamitin ng mga deboto para ilihis ang anda sa dating ruta. Maksyon si Jenny Dongon. Simula pa kahapon, nakapwesto na ang mga barikada, tent, pati ang tarpaulin ng pista ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Miyerkules ng hapon, inaasahang magsimula ang programa rito hanggang sa inaabangang traslasyon sa Huwebes ng madaling araw. Dinagdagan na ng mga ilaw at CCTV sa mga kalsadang kasama sa ruta ng andas. Naglagay na rin ng cement barriers sa mga tulay gaya dito sa Carlos Palanca Street para maiwasang mahulog ang mga deboto. Sa mismong araw ng traslasyon, magpupwesto rin daw ang mga otoridad ng container van sa mga kanto kung saan posibleng tangkain umano ng ilang deboto na ibalik sa dating ruta ang andas. Itong mga container vans na ito ay 20-footer at inaasahan ho na magiging gabay po yon sa ating mga kababayan na hindi ho daanan yung mga nasabing lugar. Nagpaskil na rin ng mga tarpaulin na nagpapaalala sa mga ipagbabawal sa translasyon gaya ng baril, paputok, backpack,
parking, pagpapalipad ng drone, pati mga vendor. Sa Arlega Street na laging dinaraanan ng andas, may mga vendor pa kanina. Pero si Aling Mercy, kahit ilang dekada nang nasaksihan ang pista ng itim na Nazareno sa lugar, magsasara na lang daw muna ng tindahan sa Huwebes. Mahirap na raw kasing masiraan ang gamit, lalo't wala silang matibay na harang sa harap ng kanilang tindahan. Lahat ng mga babasag eh, lahat nandito na sa loob. Si Mang Romeo naman, Miyerkules pa lang daw, magliligpit na ng mga pambenta. Sa halip na magtinda, maghahanda na lang daw siya ng mga pagkain at tubig na ipamumudmud nila ng libre sa mga debotong daraan sa kanilang tapat. Simula raw kasi nang gawin nila ito, 15 taon na ang nakakaraan, guminhawa raw ang kanilang buhay. Maliit lang, oh. Kariton lang, yung kariton ng mga botijaryo, dalawa, 10, dinadala namin sa tindahan. Hawa ng Diyos ngayon, malaki na. Pagawa na kami sa bahay, napagawa na sa Pangasinan. Binabalik ko rin yung tulong ng tulong niya, binabalik ko rin na ano mangyari, hanggang nabubuhay kami, susuporta kami sa Panginoon. Handa na rin ang mga mamamanata, baon ang kanilang mga hihilingin sa pista ng Poong Nazareno. Padata po kasi may sakit yung anak ko. Kaya ganda na lang po na gumaling sana. Lagi ako, ilang taon na ako, okay naman po yung paglabas-masok ko ng ating bansa. Awa ng Diyos. Malakas ang panalig ko po sa kanya. Umaaksyon. Jenny Dongon, News 5.